Kabayan, balak mo ba umuwi o magbakasyon sa Pilipinas? Well, good news! Para sa iyo ang video na ito. Hello everyone! Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, ibabahagi ko po sa inyo kung ano-ano ba yung mga documents na kailangan kapag tayo ay magbabakasyon sa ating home sweet home, Philippines, para iwas aberya, iwas stress, iwas panic during our vacation or in the middle of our vacation or habang nasa eroplano ka. Ito, watch nyo po ang video na ito hanggang sa katapusan para mag-guide ko po kayo. Ayan, super excited na ba ang lahat? Katulad ko ba kayo na 4 years na hindi pa nakakapagbakasyon sa Pilipinas? Well, watch this video. Ito ay ibabahagi ko lamang dahil as a first timer na nakapagbakasyon din sa Pilipinas last 2022, ngayon lang pong August, ayan, isishare ko po sa inyo kung ano-ano ba yung mga documents na kailangan natin kapag tayo ay uuwi ng Pilipinas. Siyempre, ang ating ihanda, unang-una yung ating valid passport at ang ating valid visa. Siyempre, double check po natin mabuti yung validity date ng ating passport at yung ating visa. Ang visa ay 2 months valid bago ang nakatagdang bakasyon. And then, syempre, ihanda natin ang ating mga money. Pagplanuhin mabuti kung kailan balak magbakasyon. Simulan mag-ipon para may sapat na budget. 1 year bago magbakasyon para hindi po masakit sa bulsa at hindi po kayo makautang. Yan, iwasan po natin ang mangutang. Kaya, be advance. Ayan, magpa-reserve agad ng ticket. Magpa-reserve agad ng ticket 4 months bago ang bakasyon para mapaghanda ang mabuti ang lahat ng mga requirements na kakailanganin. Saan ba pwedeng magpa-reserve ng ticket? Sa Decent Host o doon sa Nafilco, Brand R Us, Monitor, or pwedeng online. Mag-canvas po kayo kung saan kayo mas makakamura and then i-guide ko kayo sa mga documents na kailangan. Ayan, o diba? Katulad ko sa Decent Host ako kumuha ng ticket. And then, ano-ano na ba yung mga requirements na dapat natin ihanda kapag magbabakasyon tayo sa Pilipinas o pabalik dito sa bansang Israel? Yan. After checking your primary documents, valid passport, valid visa, yan, meron ka ng flight ticket, flight itinerary, meron ka ng money, meron ka ng vaccination certificate, Gorabels na! Ayan, ito po yung mga requirements to take from your agency. Dapat 3 weeks before pa lang ng flight, na-advise na natin yung ating agency. Naibigay na natin yung ating itinerary ticket sa kanila na tayo ay magbabakasyon. Ayan, napaka super simple lang ang ating mga requirements. Mabibilang lang sa ating mga daliri. Kaya huwag na kayong ma-stress, huwag na kayong mag-panic. Magbakasyon po tayo kung meron po tayong panahon habang malakas pa yung ating mga alaga or may magre-relieve pa sa atin. Magbakasyon po tayo para makita naman natin ang ating mga mahal sa buhay o yung mga sitwasyon nila sa buhay doon sa Pilipinas. Eto, napakasimple na po. Wala na po tayong ano dahil agency na po mismo ang magbibigay sa atin ng requirements. Ticket lang po yung ibibigay natin sa ating agency. And then after 1 week noon, ibibigay na nila sa atin yung re-entry visa. Yan yung re-entry visa. Maliit lang yan. Yung ating Miktab Hasama o Certificate of Registration. Yung copy of employer's ID sa hihingi po tayo sa ating amo. And then yung bilateral agreement with English version. Yan sa travel agency ko po to nakuha. Meron po silang kopya niyan. Huwag na po kayo mag-alala sa bilateral agreement. Ipo-provide po yan ng travel agency. And then, yung insurance policy with English version, galing din yan sa agency. Wait lang po. Dito pala sa insurance policy with English version, hindi po tayo magkakatulad dyan ng iba-iba po yan kasi iba-iba po yung agency na ating
pinanggalingan. Pero galing po yan sa agency natin. Doon po tayo hihingi ng kopya. And then yung standard contract from agency din po yan. Ito po yung maraming pages. Yan. Yan po yung standard contract. Yan, 6 na piraso lang po yan. At ang additional na Xerox copy ng ating passport. Lagi po dapat tayo may copy ng ating passport. And then, kapag okay na at kumpleto na lahat ng requirements, dapat ay nakakuha na kaagad kayo ng appointment date. 2 weeks before pa lang ng flight, ay nakapag-appointment na po kayo agad sa Polo Embassy. Para 1 week ng flight, nakaready na lahat ang mga requirements para yung isip mo, yung mindset mo 1 week before pa lang ng flight ay naka-focus na po sa lahat ng mga dadalhin mo ng pag-uwi ng Pilipinas. Alam ba, mga pasalubong, doon na naka-focus yung iyong isip, hindi na doon sa mga requirements kasi 2 weeks pa lang ng flight na ready mo na lahat, lahat ng iyong mga requirements. So, 1 week pa lang ng flight mo, ay naka-focus ka na doon sa maleta, sa kilo, ayan, ganyan-ganyan. O, di ba? Iwas stress. And then, reminders again, bago magpa-appointment sa Polo, make sure na may POEA online e-registration na tayo para mabilis ang traction at less 10 shekels sa ating babayaran. Paano po? Yan. Punta lamang kayo sa www.dmw.gov.ph. Doon po kayo mag-online e-registration. Pero alam ko, lahat tayo meron nito. Diba? Kasi bago tayo pumunta dito sa Israel, meron na tayo nito. Nakapag-provide na tayo nito. Or nakalimutan lang naman natin ang password. Pero pag nalimutan yung password, wala pong problema doon kasi nandiyan naman ang Polo. Or handa sila. Magbabayad lang tayo ng 10 shekel. And then, ito po yung official website ng Polo Embassy Israel. Bakit po need natin pumunta ng Polo? Personal. Para mabigyan tayo ng OEC. Kasi yung OEC, ito po yung primary na dokumento na kailangan natin pagbalik natin dito sa bansang Israel. At para ma-verify lahat ng ating mga documents for vacationing. Ayan, ito po yung website ng Polo Embassy Israel. I-click lamang natin appointment for consular services. And then, piliin natin yung Polo appointment. Yan, magpa-appointment na po kayo. Depende po sa inyong petsa na pili. And then, requirements to bring to Polo Embassy. Re-entry visa, contract with Miktab Hasama or certificate of registration, copy of employer's ID, copy of passport, standard contract, itinerary ticket, $10 and 10 shekel, and screenshot ng ating appointment. And then, ito po yung after sa Polo Embassy. Yan, bibigyan po tayo ng 2 copies ng OEC. Ayan, meron po yung, halimbawa hanggang ganito lamang ang inyong bakasyon, ganyan. Meron po yung validity. And then, ito na po yung verified na yung inyong mga dokumento. May tatak na siya ng Embassy Israel. And then, sa online registration requirements for check-in at Ben Gurion Airport, after sa Polo Embassy, makaka-receive ka ng email para maka-access ka sa Oasis OWA registration, Red Cross, at saka One Health Pass. Itong Oasis OWA registration at saka Red Cross, anytime pwede nang mag-register after ng Polo appointment. Pero yung One Health Pass, 2 days before ng flight, tsaka ka palang makaka-access niyan. Ayan, screenshot po natin yung email confirmation sa ating registration. Mas maganda i-print natin para meron tayong katibayan. And then, prepare this for check-in at Ben Gurion Tel Aviv, Israel, going home to Pinas. Yan, flight itinerary at saka yung original passport. And then, kapag nasa boarding, nasa connecting flight na kayo, like halimbawa nasa Istanbul na kayo, prepare this for boarding at any connecting flights.
going home to Pinas, boarding pass, vaccination certificate, at saka one health pass. Ayan, boarding pass. Yung ating vaccination certificate, reminders lamang po. Yung passport ay pareho ng nasa passport number na nasa vaccination certificate. So, naintindihan po ba? Dapat yung passport number na nasa COVID certificate mo ay yun din ang passport number na nasa passport mo. Ibig sabihin, pareho sila. Yung latest na passport mo, valid passport mo. Yan, okay? Gets na po ba? And then, ito yung One Health Pass. Naka-print po yan. And then, maligayang pagdating sa Pilipinas. O, di ba? Excited na lahat. Enjoy your vacation. Ayan. Prepare this for checking at immigration upon arrival at Manila Airport. Going home to Pinas. Original passport, vaccination certificate, at saka One Health Pass. Ayan. Enjoy your vacation. Stress-free para... Stress-free po tayo kasi lahat ng requirements ay naka-ready na. Yung going home to Pinas at saka yung going back to Israel. Ayan, enjoy your vacation. At syempre, mayroon tayong it's a final countdown. O saying goodbye na, one day before na lang ng flight, pabalik na ako ng Israel. O syempre, naka-ready na yung ating dokumento. Ayan, ready na po yung ating dokumento. Prepare this for check-in at Manila Airport going back to Israel. Yan, sampu lamang po yan. Kayang-kaya. Regional passport, flight itinerary, OEC, verified standard contract, bilateral agreement, insurance policy, re-entry visa, copy of passport, copy of employer's ID, at saka vaccination certificate. I-clip nyo po yan, going back to Israel. Nakalagay yan sa isang, yan, sa isang, ano nyo, binder nyo. Okay? Ready na po ba? Para walang iwas stress, iwas aberya, at saka iwas panic. Okay? Then, eto na yung prepare this for boarding at any connecting flights. Going back to Israel. Halimbawa, yung stopover ay Istanbul. Ito po yung ating ihanda original passport, boarding pass, at saka vaccination certificate. Yan. Prepare your passport for swiping at machine upon arrival at Ben Gurion, Tel Aviv, Israel. Going back to Israel. Ayan, nandito na kayo sa Israel. Nasa airport na po kayo. Nasa Ben Gurion na kayo. I-prepare nyo po yung passport. Yung passport na lang po ang ating ihahanda. Kasi yung passport na yon ilalagay natin sa machine. Tapos, harap tayo sa camera. And then, after nun, ilalabas na po yung ating border control. Ito po yung ating border control. Yung parang MRT. Yung iswipe lang po natin yan para makapasok tayo doon sa border control. Ayan! Then, welcome back to Israel! Yan, work, work, work na tayo! Yan, ipon-ipon na pag may time. Dahil tapos na ang ating bakasyon, at least nakasama natin yung ating pamilya. Ayan, maraming realization pagbalik dito sa Israel. Katulad ko, pagbalik ko dito sa Israel, ang dami kong realization. Kailangan kong mag-ipon. Dahil ang hirap, sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas. 1,000 mo, isang araw, kayang-kayang ano. Gastusin. Dahil sobrang laki, sobrang taas na ng inflation rate sa Pilipinas. Lahat tumaas. Pandak na lang ang hindi tumataas. And then, yan, thank you Lord, kasi binigyan tayo ng pagkakataon na makauwi ng bansang Pilipinas at makapagtrabaho dito sa bansang Israel. Thank you Lord. Don't forget to say thank you Lord every day. Yan. Thank you Lord talaga. And then, thank you for watching. Sana natutukan nyo ang video na ito at saka nailista nyo. Kung nalimutan nyo, pwede nyang ulit-ulitin yung video ko. At saka, guys, don't forget to like, share, and subscribe na rin sa aking video para updated kayo sa aking video. Always, thank you for watching. Bye-bye!